Gagamit tayo ng dalawang klase ng gato ngayon sa ating pagdemo. Yung isa, used cooking oil. Yung isa naman, used motor oil. Ito yung cooking oil, ito yung motor oil. Ngayon, tatakpan natin. Bubuhosan natin ang tubig. Walang reaksyon ng apoy. Ngayon, papatakan natin ng tubig para makita nyo yung reaksyon ng apoy. Kaunting patak lang. Napakaganda nito. Kahit apawan siya ng tubig, hindi siya magaliliyab dahil mayroon siyang takip. Tsaka walang uling yan. Hindi yan nag-uuling. Ito, kahit maghapon, subok ko na gumamit nito. Pansinin nyo ang apoy natin. Napakaganda ng apoy. Meron tayong kulay blue. Sa mga naghihintay dyan ng ating kalan, available na ito sa Lazada. Pwede nyo na i-check. At marami din ang nagtatanong kung magkano ang ating kalan. Hello, magandang araw mga kadiskarte. Ngayon tapos ng ating kalan, mag-testing tayo. Mga naka-ready na yan. Ayan. Katatapos lang pinturahan yan, kaya pinapatuyo. Ngayon mag-demo tayo para malaman nyo kung paano i-operate ito. Ayan, ito yung ating mga chamber cover. Ito dito na lang tayo. Ito na lang gamitin natin. Ito yung kanyang mga kasangkapan. Bali, mag-assemble muna tayo. Ayan. Sundan lang yung pag-assemble. Bale, ito muna ang pagdudugtungin. Ayan, kaganoon siya. Tapos itong dugtungan, hindi pwedeng magkapalit yan. Ayan. Hindi pwedeng magkapalit ang pagdugtong yan kasi hindi naman pwedeng itong lagyanan ng pusporo, hindi naman pwedeng taob. Kaya hindi maliligaw. Ayan. Saka dito sa dugtungan, yung kabila, pantay yung putol. Yung kabila, pa-slide dito. Kaya hindi rin pwede mabaliktad. Kaya napakadali lang na ikabit. Ayan. Ayan siya. Tapos dito na natin sa baba ikakabit. Tapos ito yung kanyang patungan ng kaldero. Yan. Tapos yung kanyang takip nandito. Mamimili lang tayo dito. Ayan, gwapo. Ito yung kanyang lagyanan ng krodo. Pwede nang ilagay dyan. Ngayon, ito yung kanyang blower. Ayan. Medyo maganda-ganda ng blower ang gamit ko ngayon sa mga kalan ko.
Sasalpak lang siya dito. Dali lang siya ikabit. Ayan. Ito pa lang ating kalan, kaya nilagyan ko nito. Para hindi pa kalat-kalat yung gamit. Katulad nitong adaptor. Diyan siya ilalagay at saka yung pusporo para maganda. Ngayon, itong ating kalan, kahit na ito ay mabusisig gawin, talagang pinagtsatsagaan ko lang ito para mapaganda natin ang ating kalan. Ngayon, gusto ko lang ituro na pag mag-operate kayo, kaya kailangan kontrolado yung langis. Kasi pag hindi kinontrol ang daloy ng gatong, pag napuno dito, pag dumami na ang laman nito sa loob ng chamber, aabutin na yung butas dito ng burner ng dinadaanan ng hangin. Pag inabot na yung butas, tatagas na dito sa tubo. Ayan, tatagas dito. Dadaloy na dito sa tubo. Pupunta na siya dito sa blower pag puno na itong tubo. Kasi hindi nyo mapapansin yan pag hindi nyo kinontrol yung daloy. Hindi nyo pa malalaman na puno na pala. Sige na ang daloy ng langis dito. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko dito ng butas. Itong mga tubo na to sa mga kalan, may mga butas yan dito. Sinadya kong butasan yan para kung mag-overflow na siya, pag nag-overflow na siya, na hindi nyo mamamalayan na puno na, tutulo sa dito. Dito ang tapon niya sa ilalim. Kaya hindi na siya pupunta dito sa blower, yung langis. Ngayon, baka magtaka kayo na bakit may tumutulo na langis sa ilalim ng kalan. Ang ibig sabihin doon, napuno na yung kanyang chamber, hindi nyo na-control yung daloy ng gatong. Malakas ang daloy ng gatong dito, kaya napuno na siya. Umabot na doon sa butas ng dinadaanan ng hangin. Kaya tuturo na siya dito sa ginawa kong butas. Pag napansin nyo yan, ibig sabihin, dapat nyo nang kontrolin yung langis. Dahil marami na dito ang na-stack. Ayan, nililinaw ko lang para alam nyo i-operate. Ayan, bali ito yung kanyang dugtungan. Yung kanyang socket. Ito yung plug. Ito yung control ng lakas ng hangin. Ayan. Dito na rin ang patayan ng blower. At ito yung kanyang tangke. Gagamit tayo ng dalawang klase ng gatong ngayon sa ating pagdemo. Yung isa, used cooking oil. Yung isa naman, used motor oil. Para makita natin yung diferensya ng kanilang lingas. Pero parehas lang din ang pag-operate niyan. Ayan. Ito yung used motor oil. Ito naman yung used cooking oil. Ngayon, ginawan ko na rin yung tangke ng oil filter. Ito siya. Para hindi na kayo mahirapan maghanap ng pangsala. Kasi ang langis marumi. Kahit sa used motor oil, may mga latak yan. Ganon din yung used cooking oil. May mga pinagprituhan yan. Kailangan may salaan. Kaya madali lang siya. Pagka marumi na siya, marami ng stock na dumi, pwede lang hugutin siya at linisin. Pwede lang siya. Tapos ibabalik lang.
Ayan. Ito yung cooking oil, ito yung motor oil. Bale, uunahin natin paggamit, pag-testing, yung used motor oil. Ito. Itong mas maitim. Ayan, magpapalingas na tayo. Bale, itong tisyo, para hindi marami ang abo sa loob, hahatiin pa natin. Paliliitin pa natin. Ganyan katipid yung aking kalan. Ayan. Tapos ipapaikot natin dito sa loob. Tapos babasain ng krudo para mas madaling maglingas. Huwag masyadong marami, kailangan basang-basa lang yung tisyo. Kasi pagka langis ang gamitin, matagal siya maglingas. Ngayon, habang sumisindi yung krudo, paawasan na dito ng patak-patak lang. Mabagal lang para habang may lingas yung krudo niya, mayroon na siyang naka-stack dyan na langis o umiinit na siya. Kaya tuloy-tuloy ang apoy. Pag naubos ang krudo, mayroon ng langis. Yan. Ngayon, pwede na ito itakip, pero pahanginan ng midya lang para hindi mamatay. Kasi kung walang hangin na suporta, mamamatay siya. Pero pag may suportang hangin, hindi siya mamamatay. Mas madali siya uminit pag may takip. Tingnan natin kung may apoy. Ayan. Hindi siya namamatay. Ganyan lang ang patak. Mabagal lang muna. Pagka mainit na siya doon, lalakasan na ang hangin at dagdagan na ang patak para malakas ang apoy. Yan. Pwede nang dagdagan ng hangin. Yan. Tinuduhan na natin ng hangin. Tingnan natin kung hindi siya namatay. Ayan. Ang ganda ng apoy. Tuloy-tuloy na yan. Thank you.
Ngayon, kung gustong malakas ang apoy, dadagdagan yung patak. Yan, ganyan lang. Yung patak na yan. Yung bilis ng patak na yan, lalakas ang apoy niyan. Ngayon, mag-titesting tayo. Pakita ko sa inyo, yan, walang na lumalabas na apoy. Pero napakainit yan. Oh. Ngayon, papatakan natin ng tubig para makita nyo yung reaksyon ng apoy. Kaunting patak lang. Ganyan katindi kapag walang cover yung burner. Ngayon, tatakpan natin. Bubuhosan natin ng tubig. Kung ano ang pagkakaiba. Diba? Walang reaksyon ng apoy. Ngayon, magpapakulo tayo ng ating tubig nang walang takip. Yan, kalahati ang tubig sa ating kaserola. Napakalakas ng apoy, tingnan nyo ang patak. Madalang lang. Bale, orasan natin kung ilang minuto bago kumulo. Isang minuto na. Ayan, pagmasdan nyo, kumukulo na. Wala pang 2 minuto. Ayan. Tingnan nyo ang kulo nyan. Oh, umaangat ang takip. Ayan, 2 minuto na. Kanina pa siya kumulo. Ngayon, tatanggalin natin ang kaserola, tatakpan natin ang takip, yung burner. Tingnan natin kung ano ang pagbabago. Sabi kasi nila, pag may takip daw ang burner, sabi ng mga nambuburao, hindi daw makakaluto kasi may takip. Ngayon, ayan, tinakpan na natin yung burner. Tingnan nyo yung kulo. Walang pagbabago yung kulo. Ayan. Kaya, napakaganda nito. Kahit apawan siya ng tubig, hindi siya magaliliyab dahil mayroon siyang takip. Tignan niyo ang kulo niyan. Oh, angat-angat yung takip sa lakas ng kulo niya. Walang pagbabago ang init kahit may takip. Talagang makakalutok siya. Tsaka walang uling yan, hindi yan nag-uuling. Pansinin nyo ang apoy natin. Napakaganda ng apoy.
Meron tayong kulay blue. Ayan. Yan ang apoy natin sa ating used oil stove. Napaka-swabe nito na pangsain. Kung mapapansin nyo, yung pinakatuktok ng burner, may apoy. Binubuga pataas. Yan ang kagandahan ng maiksyang burner. Napakaganda ng apoy. Ngayon, ang discarded dyan para malinis ang kanyang chamber. Pagka malapit nang matapos magluto, tatantsahin na patapos na, isasara na ito. Yung kanyang gripo, sasara na. Hihintayin na maubos ang stock sa loob ng chamber. Kasi may stock pa yan doon. Pag nawalang apoy, malinis ang chamber, walang natitirang langis, madaling linisin. Kasi yung iba, gustong nagmamadali, nagbabasa sila ng basahan, itinatapal dyan. Ayun, madaling mamatay ang apoy, pero ang langis, natitira. Mahirap linisin, malagkit, marumi. Yan, ganyan lang ka-simple ang pag-operate nito. Ito kahit maghapon nito, walang problema, tuloy-tuloy ang apoy niyan. Tapos ito, hindi ito delikado kasi hindi na ito inaabot ng init masyado. Hindi na ito maapektuhan. Malayo na yan. Tapos yung ating hose, walang problema. Malamig yan. Ngayon, yung tandaan lang ninyo, yung kanyang burner, kailangan hindi mapupuno ng langis, hindi mag-overflow, para hindi sa tumulo doon sa ilalim. Kasi yung ilalim yan, may mga butas yan na pag nag-overflow, doon tatagas. Kaya yung iba, napapansin nila, may tagas sa ilalim, nagareklamo na may tulo. Kaya pinapaliwanag po na kukontrolin dito para hindi mag-overflow. Tatansyahin yung lakas lang ng apoy, na balance yung gatong at saka yung lakas ng apoy. Yan, patapos na ang apoy natin kasi sinara ko na yung gripo. Ngayon, magtitesting naman tayo ng ang gatong cooking oil. Kasi marami ang nagtatanong kung pwede daw yung cooking oil. Ipapakita ko na pwede. Parehas lang din ang pag-operate. Ayan, yung apoy niya nawala na. Pag namatay na ang apoy, saka patayin yung blower. Kasi pagka mayroon pang apoy, napapatayin ang blower, umuusok. Ito naman ang ipapalit natin, yung cooking oil. Parehas lang din ang proseso ng pag-operate niya nung kanina. Ngayon, ipapakita ko lang yung kanyang apoy. Bagya lang nakikita ang patak kasi cooking oil siya, malinaw. Ayan. Ayan siya. Cooking oil na yan ang gumagana. Ibig sabihin, maganda rin ang cooking oil. Ngayon, kung gusto pang palakasin yan, lakas-lakasan lang ang patak. Pero ang tamang patak lang talaga, yung ganyan lang, yung tamang lakas ng apoy doon. Kasi pagka mas malakas pa dyan, yung hindi naputol yung tulo niya, yung derderitso,
Hindi maaagad ng apoy yung stock doon, mag-overflow na, tutulo na sa ilalim. Masama na yun. Yan, buo, buo ang kanyang apoy. Yung pinakagitna ng burner, kuwat talaga siya, yung hagip ng apoy. Sakop siya ng apoy, kaya malakas ang tulak niyan pataas. Yan. Yan ang apoy ng cooking oil. Sinara na natin yung grepo, pero malakas pa rin ang apoy. Kaya pagka malapit na kayo matapos magluto, isasara na dito pag malapit ng matapos. Kasi pag maraming stock doon, matagal maubos. Saktong-sakto lang yan hanggang sa paghinto nyo. Ganda ng ano niya, bulusok ng apoy, buong-buo. Ito, kahit maghapon, subok ko na gumamit nito. Talagang kahit maghapon siya. Saka, payo ko, itong dinadaluyan ng langis. Yung dinadaluyan, pagka matagal na ang gamit nito, yung dulo ng tubo dito sa loob na nasusunog, nagkakaroon niya ng tutong, yung dulo ng tubo. Kaya pagka tapos gamitin, lalo na kung maghapon o kaya matagalan na nagamit, susungkitin yung dulo, lilinisin para hindi magbara. Saka nagtututong yan pagka maghapon na andar niya. Kasi langis ito eh. Nagtututong yung pinakasahig niya, kaya kailangan lilinisin lagi. Kasi pag hindi yan nilinis, tataas yung tutong. Magiging maliit na lang yung space hanggang doon sa butas ng dinadaanan ng hangin. Madali na siyang mag-overflow. Kita mo, kanina pa isinara yung grepo, pero hanggang ngayon, marami pa rin ang apoy. Kasi may stock siya. Hintayin natin ito na pumupa para makita nyo na malinis ang burner, tuyong-tuyo siya pag nawala na ang apoy. Mapapansin nyo itong gawa ko na kaunti lang ang abo na matitira dahil maliit lang ang tissue na inilalagay ko kumpara sa iba na nagdidimo o nagpapalingas, tinatambakan nila ng mga papel at karton, kaya ang abo makapal na kaagad, plus langis pa, plus tutong. Ayan, pahupa na ang ating apoy. Ako, ang ginagawa ko, pagkapahupa na siya, ginaganon ko siya para masunog talaga yung mga tira-tira. Pwede na natin patayin ang blower. Dito na rin ang patayan. Yan. Ngayon, tingnan natin yung mga tira-tira niya na abo. Madali lang siyang linisin. Madali lang siyang kahig-kahigin kasi tuyo. Kasi kung pwersahin niyan patayin ang apoy, ang loob niyan may stock pang langis, malagkit. Hindi mo malinisan ng ganyan. Pwede lang kahigin. Okay. Siya nga pala, mga kadiskarte, gusto ko lang linawin sa mga nagtatanong kung paano sila makaka-order ng ating kalan. Nasa Lazada ang ating kalan, nasa Lazada na. I-check nyo lang ang Madiskarteng Eder Shop para doon kayo maka-order. Kasi may mga nagsasabi na kung pwede daw makarikta sila sa akin magbili. Ang katotohanan niyan, napakahirap din
pa-deliver pag rumikta kayo sa akin. Kaya dinadaan ko ito sa Lazada kasi mas mabilis kayo maka-order kung sa Lazada at mabilis may deliver kung saan mang sulok kayo ng Pilipinas. Kaya follow nyo na lang sa Lazada para doon kayo maka-order. At nga pala, salamat nga pala sa isa kong taga-subaybay, si Dun Imong. Salamat sa comment mo. Salamat sa pag-unawa mo. Kasi ang sabi niya, yung kalan ko raw sa mga nagsasabi na mahal, sana na kukwintan nyo yung presyo ng gasol at saka sa gastos sa used oil stove. Kasi nga naman daw ang used oil pwedeng mahingi sa mga may motor. At totoo naman yan. Salamat brother sa iyong comment sa pag-unawa mo. Dahil sa totoo lang, sa mga nagsasabing mahal ang kalan, yan po ay binabase ko lang sa presyo ng ating mga materyales at sa labor natin. Kaya naging ganun ang presyo niyan. At yan naman ang mga bumibili naman yan. Ang mga interesado bumili niyan, yung may mga nasasayang lang na langis. Kaysa nga naman itapon lang, mas maganda mapakinabangan. Salamat din sa mga nagko-comment ng ganun. Wala namang problema kung sabihin nyo na mahal kasi naunawaan naman natin yan. Maaaring hindi nyo naunawaan yung sistema ng ating kalan. Kaya malawak ang pag-unawa ko dyan sa mga comment nyo. Para naman sa mga nagtatanong kung saan yung location ko, dahil ang akala nila nasa Manila lang ako, akala nila malapit ako sa kanila, taga dito ako sa Occidental Mindoro, San Jose, Occidental Mindoro, pero taga Samar talaga ang lahi ko. Doon ako pinanganak at dito lang ako naninirahan sa San Jose, Occidental Mindoro. Tagal na rin ako dito. Kaya yan, linilinaw ko lang sa mga nagtatanong. At marami din ang nagtatanong kung magkano ang ating kalan. Ang masasabi ko lang, follow nyo na lang ang Lazada, sa Lazada. I-check nyo doon kasi kung taga saan man kayo na nag-o-order, doon na ibibigay yung tamang presyo kasi depende yun sa layo ng nag-o-order. Ang kalan natin, ang pasa ko sa Lazada, 4,200. Sana maunawaan nyo kasi karamihan ang nag-comment, nagtatanong kung magkano. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na ang pasa ko sa Lazada, 4,200 ang ating kalan. Mga pala, mga kadiskarte, marami ang nag-o-order ng takip. Gusto ko lang sabihin na hindi pa ako nagbibinta ngayon ng takip lang kasi naka-focus pa ako sa isang set ng kalan. Marami pa kasing order kaya hindi pa ako makagawa ng takip lang. Maraming nag-o-order ng D3, D4, D5. Ang problema ko kasi wala pa akong mga materyales. Isa pa yon na hindi pa ako makagawa ng puro takip lang. At sa pangalawa, iniisip ko rin na pag bumili kayo ng takip lang, baka hindi rin ninyo maisalpak sa kalan ninyo kasi ibang sukat niyan. Baka may tatamaan sa may bunganga ng chamber. Baka may tatamaan na bakal kasi ibang sukat no ng pagkagawa. Kaya
nagdadalawang isip din ako na magbinta sa ganun. Pero kung yan ang gusto ng mga bumibili, gustong bumili, eh, hayaan nyo at gagawa din ako niyan. Eh, bablog ko yan pag may available na na takip lang. Mag-produce pa ako ng mga tubo kasi napakamahal ng tubo. Kaya pag-iipunan ko pa yung materialis para sa mga nag-o-order. Medyo limitado lang kasi ang puhunan natin dyan. Kaya hindi ako makabili ng mga materialis ng biglaan. Sa lahat ng aking mga vlog na mga karagdagang kaalaman, takikisuyo ako na sana palagi kayong mag-subscribe bilang suporta rin sa aking channel. Tulungan lang tayo. Salamat na lang sa panonood nyo at pagtangkilik. Kung pwede, share nyo na rin yung aking mga vlog para sa baka magustuhan ng inyong mga kakilala, para makatulong din ako. Sa katunayan naman, marami din naman ang nagko-comment sa akin, ang nag-message sa mga vlog ko, tulad ng mga pag-ayos ng mga makina at kung ano-ano pa dyan. Marami talaga ang nag-message sa akin na napakalaking tulong daw sa kanila at natututunan nila yung mga makina nilang mga na-stock na, napapaandar nila sa pagsubaybay nila ng aking mga vlog. Natutuwa naman ako kasi nakakatulong ako. Kaya bilang suporta din ninyo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Lagi lang pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa aking mga video, mga vlog. Okay, salamat mga kadiskarte at pagpalain tayong lahat. Lagi po tayong mag-iingat at dalangin lang natin lagi na palagi tayong pangunahan ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng bagay na ating ginagawa sa araw-araw para maging mabunga at madagdagan ng ating mga talento. Okay, salamat. Ingat tayong lahat. Bye-bye.